Alam po natin na kapag masigla ang ekonomiya, maayos ang kabuhayan. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Isa sa mga prioridad ng gobyerno ay ang agrikultura. Kaya tinatrabaho po natin ang husto upang magkaroon tayo ng modernized agricultural sector na kayang suplayan ang ating pangangailangan at bukod pa doon ay makapag-export pa sana tayo. I am relentlessly pushing and prioritizing the development of our agricultural land and our agricultural sector. I cannot say it enough, I cannot emphasize it enough, but we really need to invest in the development, productivity, and modernization of our agri-sector. By building infrastructure, improving market linkages of our farmers, our farmlands will yield not only crops, but also opportunities that create ripples of positive effects throughout our nation. Ang layunin po ng ating pamahalaan ay kilalanin ang agrikultura bilang catalyst o bitsa upang para sa ating ekonomiya. Itataas natin ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura. Pagtitibayin po natin ang tinatawag na value chain ng agricultural sector. Sunod po sa aking listahan ay naging iyay ang infrastruktura. I've said it before, uulitin ko na. We will build and we will build better and we will build more. I seek to widen the focus of infrastructure development to allow for growth in far-flung municipalities. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila lamang, sa Luzon lamang ang lumalago at gumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lalupalop na napakalayo, ay nararamdaman nila na meron silang pag-asa, na merong mga opportunity, na merong tumutulong sa kanila na pamahalaan para pagandahin ng kanilang buhay. So we go to the underdeveloped areas of the Philippines, and this we will open up through the construction of roads and bridges as well as an efficient means of transportation, including the expansion of railway services and including connectivity and access to means of communication so that no part of the Philippines is outside of its reach. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark. Dahil sinimulan na po natin, dahil nakakahiya naman po, yung airport natin, napabayaan na ng husto. At pagka yung mga pinag-aaral tungkol sa mga airport, hindi maganda po ang report sa airport natin sa Maynila. Kaya tayo ay kakalagda rin po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Lahat po yan ay bubuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan. Ito siguro ay tatagal ng mga 15 years. Pero itong mga bagong pagpapaganda ay inaantay natin na maramdaman na natin next year na siguro. Infrastructure will remain a very high priority as it helps drive growth and it helps drive employment. I am also committed to shifting to renewable sources of energy. Kagaya po ng aking nabanggit, ito ay gagamit po tayo ng wind power, yung mga windmill, yung geothermal, yung biomass, wave power, hydroelectric power generation, para magkaroon naman tayo ng mabilis na pagbalik ng ating kuryente pagkatapos ng kalamidad, ng mga pagka may bagyo, magmelindol, may baha, para naman ay mabawasan ang maging casualty natin kapag merong ganyan, may ganyang mga pangyayari. In January of this year, we launched Bagong Pilipinas.
This is a powerful and unifying framework of ideas, of values, and beliefs that aims to inspire our nation to come together, to strive in earnest towards elevating the Philippines to new heights, rooted in a very clear and wholesome awareness of what is already ours and a shared vision for what we would like our future to be. I encourage every Filipino to look beyond differences and to work harmoniously together to build a nation that not only meets current challenges, but also envisions and shapes a more promising future for all our citizens. And that is why I call for transformation. We have to transform our idea of being a Filipino, the transformation of the way that we present ourselves to each other and to the rest of the world, and the transformation of our economy, of our governance, and of our society. So I challenge each one of you, let us become new Filipinos. Lahat tayo, maging bagong Pilipino, nandyan sa bagong Pilipinas, sa pagbabago sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Pagbabago sa isip, sa salita, at sa gawa. My obligation to the Filipino people is a realistic vision. The best days of our end years are not in our past, but in our future. And the solution cannot be done by government alone. There are so many things that we need to do that we can only manage if we do them together. Everyone must do their part. The unrelenting drive for excellence in all aspects of personal, community, national, international life demands that all Filipinos set for themselves standards and goals which are nothing short of excellent. You are no stranger to this. You are already doing it here in Brunei. Trust in government for leadership. But let us accept our part as citizens. Let us be proud to be Filipino. Let us be confident. Let us be confident in the future of our country with resoluteness by which we can decide to make that future come to pass. Magkaisa po tayo. At ako ay malakas po ang aking loob na pagkapatuloy ang suporta ninyo sa ating pamahalaan, sa isa't isa, at sa ating minamahal na Pilipinas, ito po ay magiging matagumpay. Kabayan, sa pagtulungan at pagkakaisa natin, tutungo po tayo sa pag-angat ng kabuhayan ng Pilipino at sa kaunlaran ng ating bansa. So even as you build your lives here in Brunei, join me as we work together for a bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po sa mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po at marami pong salamat. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.